Hello, magandang hapon sa ating lahat. Gagawa ulit ako ng isang tutorial tungkol sa GIMP, paggawa ng 3D text. Gusto kong ipamiliarize itong GIMP para maiwasan yung paggamit ng Photoshop kasi ang Photoshop may bayad. So okay, ilalagay ko yung download link ng GIMP sa description. So kung gusto nyo i-follow yung paggawa ng tutorial dito sa GIMP, pwede nyo yung i-download yung GIMP. Okay, so simulan natin. Yung mga bago lang sa channel na to, pwede nyo i-share, mag-subscribe, and comment sa para kung may suggestion kayo ay malaman ko at sa yung mga katanungan. Okay, simulan natin. Open natin yung GIMP. Pagka-open itong GIMP, punta tayo sa my file, sa taas. Taas, left, file, then create new. Depende na kayo dun sa may image size. So sa akin, yung 1920x1080. So click OK. And then, susunod na gagawin ay create new. Create new layer. OK. Then text. Click sa my centro, then type yung letter C sa akin kasi madaling gawin. Pwede natin mamili sa my text dito sa my left bullet. Pwede tayo mamili dito, pero sa akin yung okay na yun sa akin kasi tutorial lang naman para mas madaling maintindihan. Kung komplikado baka hindi natin matutunan agad. So, okay, increase natin yung size. Then move. Okay. Increase pa natin. Move ulit. Okay na yan. I-reduce natin ng konti yung opacity. Okay. Then isa lang ito. Ang gagawin natin ito ay isa lang sa paggawa ng 3D text. Isang style lang. Okay. Click ng new layer. Click OK again. Huwag na nating galawin yung naka-default dito. So, cancel ko muna. Kasi andito na yun. Then, drawing ako ng circle. Yung kasing laki ng letra, yung width ng letter. Okay. Then, click natin yung foreground. Gamitin natin ang red. Okay. Then, background. White naman dito. Sa pink. Okay. Then, enter. Ilagay natin apps, blend pala, then stroke natin ganon, or depende sa gusto nyo, pwedeng pa ganon, pwedeng dito centro, o pwedeng pa ganon. So, okay, this is akin, pa ganon, then enter, click natin, right click, alpha to selection, edit, copy. Then, kung mapapansin natin, pumunta dito sa may clipboard. Dito. Nandito na. So, pwede na natin i-turn off. Turn off na. Then, select none. Okay, so, create ulit tayo ng new layer. Okay. So, pwede na natin i-try. Paintbrush. Then, click natin itong image. Ito. Then, pwede na mag-paintbrush. So, sinabi ko kanina, isa lang itong paggawa ng, isa lang itong style para gumawa ng 3D text.
Okay. Pwede natin i-create. So, sundan natin yung letra kanina. So, Control Z muna. Ang gusto kong gawin para ma-trace natin ng gusto to is gumamit tayo ng path tool. Okay. Nilagay natin dito sa so, may gitna os gitna alert gitna tapos ayusin natin yung linya ulit. Okay. Kung okay na, punta na tayo sa stroke dito. Stroke path, then click natin yung stroke. So, okay, yan na. Yan na yung 3D image natin. So, okay. Or pwede natin baguhin tong path tool natin. So, Control Z. Pwede natin i-edit to. Ang pangit, pwede natin kursonada. Editin natin. Ganun. Stroke path. Stroke. So, medyo bumuti. So, okay. Yun na. Okay. Kung may natutunan, kayo. Kung may natutunan kayo or wala kayong natutunan, pwede niyo ulit i-rewatch itong video. Okay. Hanggang sa masundan ninyo. Again, maraming salamat sa panonood. Then subscribe and share kung nagustuhan ninyo. Hanggang sa muli. Sa susunod, igagawa naman na tayo ng ibang style ng paggawa ng 3D text dito sa game. Okay. So, maraming salamat ulit. See you soon. See you later.